Maging retailer na. Visit our website at www.bingomindoro.ph. Bingo Millionario! Bingo Millionario! Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop. Mataas ang tanggap, mababang interest. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interest. At 23 to 33 days, 3% lang ang interest. May automatic text pa sila sa mga customer para ma-renew at hindi marimata ang mga sangla nila. Oras na para ilipat ang mga sangla ko sa Palawan Pawn Shop. Ikaw ang number one sa Palawan Pawn Shop. Tamar Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10, either VTR or line ads, not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline. For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental Mindoro, or you may call 043-288-4240. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, isinagawa umaga ng 17 ng Hulyo ng kasalukuyang taon ang bloodletting ng kapulisan ng Orming PPO kaugnay ng kanilang pagdaraos ng Police Community Relation Month, kung saan ayon kay Provincial Director Police Senior Superintendent Ronaldo De Jesus, ang nasabing gawain niya ay bunsod ng kahilingan ng Oriental Mindoro Blood Council. Tama-tama kasi in relation sa PCR month natin, nag-request yung ating province Blood Council headed by the Vice Governor na magkaroon ng bloodletting dito. So, dyan sa kabilang room, nandyan yung ating personnel na voluntarily na nag-donate ng blood. Dagdag pa nito na bahagi rin ito ng pagpapakita ng kapulisan ng bukas na pagtulong nito sa mga kababayang nangangailangan ng dugo. So ito isa sa paraan ng kapulisan na hanggat maaari, hanggat kaya namin, makikipagtulungan kami sa ibang ayansya ng gobyerno. At kahit paano, katulad ito, bloodletting, marami naman kapulisan na willing na mag-donate ng kanilang dugo para in case na may mga ilangan na kababayan natin dito sa probinsya, merong available kagad sa dami ng pulis na yan. Baka kung ilang sisi sa bloods, kaya namin i-donate. Samantala, nakiisa sa aktibidad ang kapulisan buat sa Provincial Public Safety Company, Provincial Tourist Police Unit, mga kapulisan ng syudad, gayon din sa mga bayan ng Bako, Victoria at Nauhan at may 183 personnel buhat sa FPP. Ikawalo ng buwang kasalukuyan, isang lalaki ang binaril ng DIPA nakikilalang suspect dakong alas 6 ng umaga sa barangay Pinagsabangan 2, Bayan ng Nauhan. Kinilala ang biktima na si Elpidio Kai Concha, 53 anyos, may asawa, isang magsasakat residente ng naturang lugar. Lumalabas sa investigasyon na bumibili ang biktima sa isang tindahan at habang iniaabot ng may-ari ang mga binibili ni Concha ay nakarinig siya ng putok ng baril at nakita ang biktima na bumagsak at umaagos ang dugo mula sa kanyang ulo. Hindi naman nakilala ng tindero ang suspect, ngunit nakita itong sumakay ng motorsiklo at tumaka sa direksyon patungong Victoria. Isang basyon ng kalibre 45 baril ang natagpuan sa crime scene at patuloy na umuusad ang investigasyon ng pulisya hinggil sa insidente. Samantala, kamakailan lamang nang mapaulat ang biglaang pagdami o paglobo ng krimen sa lalawigan sa unang quarter pa lamang ng taon at nitong buwan ng Hulyo, ilang insidente ng pamamaril ang napaulat, ngunit ayon kay Ormin PPO Provincial Director Police Senior Superintendent Ronaldo De Jesus, tuloy-tuloy ang kampanya ng kapulisan laban dito. Yung karahasan, sinasabi mo,
Particular yung sa shooting incidences. Lately, meron tayo sa Baku, meron tayo sa Nauan, several days ago. Tuloy-tuloy naman yung kampanya natin against all kinds of criminalities. Kaya lang, may mga pagkakataon na katulad niya na nagkaroon naman ng shooting incidents sa mga, sa mga bahay na nabanggit ko. Meron naman tayong lead sa kasalukuyan. Yun ang pinapursu ng mga investigators natin. Dagdag pa ng opisyal na pinatututukan nito ang personality background check ng mga biktima upang matukoy ang motibo ng krimen upang mabigyan ng lead ang kaso ng mga ito. Meron naman tayong standing order sa lahat ng chief of police natin na talagang to intensify yung crime prevention activities nila. And then kapag may ganyang nangyari, incident, lalo na shooting incidents, napaka-particular natin dyan na pinagbibili na natin na iigitan yung chief of police natin na tutuhan ng investigation dyan. Yun nga lang, yung sa mga biktima rin, may pinabackground check natin para magkaroon tayo ng magandang lead. Kasi katulad ng case na sa Baku, ang biktim doon, may mga previous na nakaaway daw, and then allegedly, medyo may pagka checkered, quote-unquote checkered yung kanyang pagkatao. So, we are checking all those things para magkaroon tayo ng lead. Tiniyak naman ng opisyal na sa kabila nito ay makakasiguro pa rin ang publiko ng kaligtasan dahil patuloy naman silang kumikilos upang masawata ang mga nasabing krimen. At kabilang sa kanilang ginagawa, ang higit pang pagpapaigting ng police visibility sa bawat bayan sa lalawigan. Ilan pa ang mga balita sa aming pong pagbabalik. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. New Toshiba LED Power TV. See the power. Hear the power. Feel the power. Toshiba, my choice. LED Power TV. Toshiba. The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Mainit na pinag-uusapan ang paliwanag ni Pangulong Noynoy Aquino hinggil sa Disbursement Acceleration Program o DAP, ang programang idineklara ng Korte Suprema na ilegal. Sa pagtatanong ng Newsline team sa ilang kalapeño, iba't ibang opinyon ang ibinahagi ng mga ito kaugnay sa naturang usapin. Nagamit sa tama, kinsya o hindi rin naman sila po pwedeng puro doon. May ibang tao din dati sa kanya na nangangailangan na para doon, na hindi naman dapat dalhin doon, nadadala niya dahil kakulangan din. So, naniniwala po kayo? Naniniwala ako na nagamit ni presidente natin sa maayos na paraan, hindi sa bisa. Ano po kasi kung gamit sa mga tuwira, ay bakit sinuwawala po yung iba? Yung ang dami pa rin pong nangangailangan. So, hindi kayo naniniwala na nagamit sa tama yung... Sa kanya rin naman ang galing yung
yung mga kulay katulad ng tinatalsik na si ano yan, yung Chief of Justice, bibilayaran din niya yung mga congressman, yung mga iba-iba para ano, para gamitin niya yun. Ginamit, kita mo nga ngayon, mga nakulong na sila, ano, di dapat na ano ang siya. Sabi, hindi po kayo naniwala na nagamit siya. Hindi po. Pare-parehas naman tayo, tayo rin ang naghihirap eh. Ayos, galing sa ating pera, no? Ang alisin, yung DAP kasi, ang alisin yung mga korap. Napangalaan yun ang mga alisin yung mga tanggalin. Tama yung pagkukulong. Pero naniwala po kayo na yung DAP na sinasabi po ni Pinoy ay natamong nagamit po sa tama. Nagamit yung iba sa tama, pero yung iba kinurap. Ganon pa man, sa kabila ng lahat ng ito, iisa pa rin ang nais ng mga ordinaryong mamamayan, ang mawala ang mga korap na opisyales ng pamahalaan. Sa ating pong public service, ang application form para sa 2015 PSHS National Competitive Examination ay available na po sa mga sumusunod na tanggapan. DOST Oriental Mindoro Provincial Science and Technology Center, 2nd Floor HM Center Building, JP Rizal Street, Camilmil, Calapan City, with telephone number 04-3288-8791. DepEd Division of Oriental Mindoro, Santa Isabel, Calapan City, with telephone number 288-2270. DepEd Division of Calapan City, Adriatico Memorial School Compound, San Vicente South, Calapan City, with telephone number 288-1542. Apostolic Vicariate of Calapan Parochial Schools, Reverend Father Vicente R. Uy. Maaari ring i-download ang application form sa www.sei.dost.gov.ph. Ang deadline po sa filing ng application form ay sa August 15, 2014, Friday, sa DOST Oriental Mindoro Provincial Science and Technology Center. Ang eksaminasyon ay gaganapin sa October 4, 2014, Saturday. At hintayin na lamang po ang anunsyo para sa venue. Samantala, available na rin po ang application form para sa 2015 DOST Science and Technology Undergraduate Scholarship sa mga sumusunod na tanggapan. DOST Oriental Mindoro Provincial Science and Technology Center, 2nd Floor, HM Center Building, JP Rizal Street, Camilmil, Calapan City, with telephone number 04-3288-8791. DepEd Division of Oriental Mindoro, Santa Isabel, Calapan City, with telephone number 04-3288-2270. DepEd Division of Calapan City, Adriatico Memorial School Compound, San Vicente South, Calapan City, with telephone number 04-3288-1542. Apostolic Vicariate of Calapan Parochial Schools, Reverend Father Vicente R. Uy. Provincial Governor's Office, Office of the Congressman of 1st and 2nd Districts, Offices of City or Municipal Mayors. Maring i-download ang application form sa www.sei.dost.gov.ph. Ang deadline ng filing ng application forms ay sa August 22, 2014, Friday, at DOST Oriental Mindoro Provincial Science and Technology Center. Ang petsa ng eksaminasyon ay sa September 21, 2014, Sunday, para sa 1st District. Gaganapin ang examination sa Oriental Mindoro National High School, Calapan City, habang sa 2nd District naman ay gaganapin sa Minskat Bonga Bong Campus. Para sa karagdagang detalye, tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero: 0918-313-9427, 0933-354-0990, 0927-522-5707, at 0919-890-9658. Samantala, 40,000 pesos na po ang pot money sa TVNet promo na sa 20 taong pagtangkilik, 10 taong papremyo ang hatid. At lahat ng TVNet subscribers ay may pagkakataong manalo. I-update lamang ang inyong account bago ang draw date sa susunod na buwan, August 7, 2014. Maaaring manalo ng libreng subscription fee at appliance, kaya ano pang hinihintay nyo? Magpakabit na at maging TVNet subscriber dahil baka kayo na ang susunod na mag-uwi ng pot money. Ito ay hatid ng TVNet para sa mga Mindorenyong walang sawang tumatangkilik sa servisyo nito mula sa lungsod ng Calapan, mga bayan ng Bako, San Isidoro, Puerto Galera, Nauhan, Victoria at Rojas. Para sa mga karagdagang detalye, makipag-ugnayan sa mga sumusunod na tanggapan ng Tamil Vision Network Incorporated: Calapan City, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, with telephone number 04-3288-4240, 288-4260, or fax number 04-3441-0536. Puerto Galera, Tolentino Paras Building, Axalan Street, Poblacion, Puerto Galera, with telephone number 04-3287-3178.
Rojas Morente Avenue, Bagong Bayan, Rojas with telephone number 043-289-3132. Nauhan Mabini Street, Poblacion 1, Nauhan with telephone number 043-208-3805. Victoria, Shell Victoria, Poblacion 1, Victoria. San Isidoro, Magallanes Cable TV Network operated by Camera Vision Network Incorporated. Poblacion, San Isidoro. Sa 20 taong pagtangkilik, 10 taong papremyo ang hatid. Per DTI Orientalming Dollar Permit Number 39 Series of 2013. Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube, itype lamang ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumagpo lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Maaari rin mag-log on sa www.tamaravision.net, ang official website ng Tamara Vision Network Incorporated. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Joan Perez Alberto, na nag-iwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.